It's about me and us. It's about family and our health. It's about building dreams in a place that lives like nowhere else. Magandang, 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 magandang morning! Good morning, Mrs. Good morning, Mommy. Good morning sa iyo ka, Ma'am. Hello po. Isang malamig. Yan. Na umaga sa ating lahat. Pero kahit na malamig, ay gawin po nating maganda yung ating morning, di ba? It's always a magandang umaga, Mami, dito po sa ating program. Ako po si Mami Rachel De La Rosa. Usapang pangkabuhayan tayo ngayong Friday. And we welcome you sa ating program. Maraming salamat po sa pakikinig. At sa araw na to, ha, magluluto tayo ng isang puro yata ako masarap. Oh, kasi totoo naman to, kamama. Masarap tong gagawin natin ngayon. Chocolate chip cookies with a twist. Kasi lalagyan natin ng ube. Yan, ako ha. Exciting at masarap. At madali lang gawin, kamama. Kompleto po tayo ng step-by-step process ng interview mamaya sa ating pong video producer, no, from Quirino State University, Cabarugis Campus. Kaya naman po, hindi ko na patatagalin ang aking pong kwentuhan. Oo, at manatili kang nakatuto ka, ma'am, dahil sa aking pagbabalik, mapapanood na natin ang video. Kakausapin natin si Ma'am Faye, yung ating pong video producer. And of course, sa part 2 ng ating pong program, pag-uusapan natin ang iba pang mga tips sa pagluluto at ibang mga katanungan sa paggawa ng isang chocolate chip cookies. Yan po ang ating masarap na kwentuhan ngayong araw po dito sa Magandang Umaga, Mommy. Sa panahon ng kalungkutan, siya lamang ang ating sandigan. Lumakad man sa kadiliman, siyang nagbibigay ng kaliwanagan. Ang kabutihan niya ay hinding-hindi matatawaran. Ang pag-ibig niya habang buhay at walang hanggan. Di siya nagpapago, siya'y tapat sa kanyang pangako. Siyang tagapagligtas ng buong mundo. Thank you.
Welcome back po sa Magandang Umaga, Mami. Hello sa iyo ka, Ma'am. Sa mga nanonood ngayon via Facebook live stream sa 1143 DZMR Missions Radio Facebook page. Welcome po. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Or kung ikaw naman ay nakikinig sa YouTube page ng 1143 DZMR, maraming salamat po. And once again po, ay nais po naming sabihin na ang ating pong Magandang Umaga Mami Usapang Pangkabuhayan videos available on demand. Yan. Pag sinabi natin on demand, pwede nyo pong balikan anytime dahil nasa YouTube channel po ng 1143 DZMR. Ang gusto mo ba ka, ma'am, ay pang-ulam? Ang gusto mo ba ay dim sum? O, di ba? Siopaw, siomay. Ah, gusto mo pang breakfast, pang-ulam sa mga bata. Gusto mo ay salad. Naku ka, ma'am, kompleto tayo niyan. Oo, buong, buong meal. Umaga, umagahan, tanghalian, dessert. Meron po tayo niyan. Candy, meron po tayo niyan. Available po yan. I-type nyo lamang po, hanapin nyo lamang po, no, ang Magandang Umaga, Mami, Usapang Pangkabuhayan sa YouTube channel ng 1143 DZMR para mapanood nyo po, mabalikan yung ating po mga previous episodes dito sa Magandang Umaga, Mami, na mga pangkabuhayan videos natin. Di ba? At ngayon nga po, sa ating pong kwentuhan today. Oo, trivia ka, ma'am. Alam niyo po kung ano ang pinakauna kong binake, niluto. Nung nagtatry-try pa lang ako, ay syempre, classic, paborito ng mga bata, chocolate chip cookies. So, mga nakailang palpak ako, ma'am. Nakailang luto ako. Hanggang sa nakuha ko yung gusto kong lasa at gusto kong texture ng chocolate chip. Nakarami muna akong review. Nakarami akong basa at panood at try. Oo. Kaya eto ka, ma'am, ha. Papakita natin ang isang simple, madaling gawin. Pati po yung procedure at interview, no. Paano gumawa ng choco ube cookies? Or chocolate ube cookies. Kasama po natin walang iba kundi si Ma'am Faye Marie Sakalamitaw. Siya po ay faculty member and extension and training services trainer ng BSHM Department ng Quirino State University Covarrubias Campus. So, eto na po ang ating pong video. Panoorin natin. Bago po sa ating mga mamis, ngayong araw na ito, tayo po ay gagawa ng chocolate ube cookies. So by the way, ako po si Faye Marie A. Sakalamitaw from Quirino State University at ito yung ating recipe for the day. So para sa ating recipe, meron tayong 160 grams na all-purpose flour, 1/2 teaspoon baking powder, baking soda, at saka ng salt. Meron tayong 100 or half cup ng butter. Meron tayong 1 large egg. Meron tayong sugar na 100 grams. Chocolate chips na 100 grams. At saka ng ube halaya na 75 grams. At of course, yung ating vanilla essence na magpo-pour lang tayo mamaya ng 1 teaspoon ng vanilla essence. So, yung first step natin, yung butter natin, ilalagay natin dito sa ating mixing bowl. So, yung ating butter ay hindi siya chilled, siya ay naka-room temperature. So, gagawin natin ay i-cream natin siya. And then, sunod natin yung ating sugar. Yan, so ang tawag dito sa process nito ay creaming. Okay. And then, after creaming, lagay natin yung ating egg. Yan, so kailangan nakasaparate muna na siya. Huwag natin siya kidederito kasi baka bulok yung ating egg. And then, mix natin.
And then after nito, susunod natin yung ating mga dry ingredients. So yung mga dry ingredients natin, na-sift na siya. So ang purpose ng sifting ay para mag-prevent na merong mga buo-buo. So yung aking flour, yan, na-sift na siya. Susunod ko na siya sa aking mixture or sa aking dough. Then the next, nilalagay natin na yung ating ube. Lagyan natin yung ating ube halaya. And so siya yung magbibigay ng texture sa ating cookies. I-mix lang natin siya. Okay, and then next, ang ilalagay natin ay yung ating chocolate cubes. Pwede nyo kayo gumamit na yung white kung merong available. So yung chocolate cubes natin, gaya nung nasabi ko kanina, ito ay 100 grams. Yan. So habang nagpre-prepare tayo, make sure natin na yung oven natin ay nakapreheat na. So medyo ano lang po, mag-test yung ating strength sa pag-mix. And then last, yung ating vanilla essence na 1/2 teaspoon. So, ito yung ating cookie dough. So, gagawin lang natin, nalagay natin siya sa cookie sheet. And then, I'm using the ice cream scooper para pare-pareho sila. Okay, so ito na yung ating cookies. Ready to bake na siya. So yung ating oven ay na-preheat natin at 350°F. So yung ano natin, yung cookies natin, i-bake natin siya ng 12 to 15 minutes. So yan, ready na siya na ilagay sa oven. So ito na po yung ating final product na Choco Ube Cookies. Magandang morning! Good morning, Mrs. Good morning, Mommy! Good morning, Kamang! Hello po! It's another Friday morning and we are thankful sa isang, ayan, masarap na niluto sa atin, di ba? Oo, agree ka ba, Kamang, na favorite natin to? Chocolate chips, pero this time with a twist, merong ube. And so, we are thankful to have with us this morning ang ating pong guest all the way from Quirino State University, Cabarugis Campus. Yan po, walang iba kundi si Ma'am Faye Marie Sacalamitao. Siya yes. Po ay faculty member and extension and training services trainer sa BSHM Department. And again, from QSU Cabarugis Campus. Good morning po, Ma'am Faye. Welcome po sa ating magandang umaga, Mami. Usapang pangkabuhayan, tahanan. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Giniginaw. Yes, maginaw. At ngayon ka, Ma'am, ha, dahil maginaw, perfect po na tayo ay uminom ng mainit na gatas. Oh, perfect. Kasi 'di ba, Ma'am, yung mga chocolate chip cookies, masarap 'yan na may ka-partner na gatas. So sa ating mga anak, kung sabi mo ka, Ma'am, ay mahal naman yung chocolate chip cookies na 'yon. Tapos may ube pa. Oh, wait lang ka, Ma'am, ha? Dahil nakita po natin, napakadali lang pong gawin yung ating pong chocolate chip, choco ube cookies. Yan. At kaya po nandito ngayon si Ma'am Faye ay para tanungin natin ang mga ilang bagay-bagay. Oo. Siyempre, iba lang din po kasi yung pinapanood natin, yung video, tapos gagawin natin sa bahay. Mamaya, ay, but ganito yung cookies ko flat? But ganito yung cookies ko matigas? But yung cookies ko sobrang runny, sobrang soft? But naman yung cookies ko parang hindi luto? So, magsisimula po tayo, Ma'am, sa ating mga question patungkol po sa ating mga ingredients. Nakita ko po doon sa iyong butter na room temperature siya.
Gaano po ka-importante na room temperature yung butter or dapat ba chilled? Ang purpose po kasi kaya siya room temperature is para mas madaling siyang i-cream, mas madaling maghalo yung ingredients, yung butter, tsaka yung sugar. Kasi pag matigas siya, tapos wala pa tayong hand mixer, mahirap po talaga siyang ma-achieve, makuha yung texture na kailangan natin. As compared kapag naka-room temperature na siya, mas madaling maghalo yung ingredients, yung butter natin, tsaka yung sugar. So, yun po yung purpose ko bakit room temperature. Oh, ayan ka ma'am ha. So, ang gagawin po natin, usually kasi yung butter, pag bibili ka sa grocery, nandito yan po yan sa may parte na naka-ref. Oh, so, we suggest, siguro, bago ka magluluto ka ma'am, ilabas mo na siya sa ref nyo or bumili ka ahead of time para pagdating sa bahay, hindi na siya ganun katigas. Oh, very importante po siya doon sa ating tinatawag na creaming process. Yan po ang next question ko, Ma'am Faye. Ano po ang nangyayari dyan sa creaming process na yan? At ilang minuto po dapat yung paghahalo? Kasi di ba po, meron tayong, kung tama ako, first three ingredients na unay ko pong hinalo. Bakit dapat ganun? Bakit hindi pwedeng sabay-sabay na? Okay. So, yung tinatawag po kasi natin na creaming process is yung magko-combine yung ating butter at saka yung ating sugar. Ngayon, bakit hindi natin kailangan isabay pati yung ating flour at saka same as true yung ating mga other dry ingredients? Kasi kapag ganun po yung gagawin natin, hindi natin, hindi mamimix na mabuti yung ating mga ingredients. And then, ang tendency later on, parang hindi magiging maganda yung texture ng ating cookies. Kasi hindi siya dumaan doon sa tamang o para unti-unti o isa-isang paglagay ng ingredients. So yun po ang reason kung bakit step by step or pa isa-isa yung paglagay natin ng ingredients. Kung na-observe niyo rin po doon sa video, pati yung flour, hindi siya minsanan na nilagay konti-konti para unti-unti maihalo. Kasi pag nagsabay, actually napakahirap niya o parang hindi mo mahahalo ng mabuti. So yun po yung reason o yung purpose. Yan. And, oh, ito ma'am, speaking of halo-halo, kasi ma'am, may tendency po na, for example, pag baguhan pa lang na gagawa ng cookies, may tendency na i-overmix. Kasi parang feeling ko, kunyari ako noon, marami akong palpak ma'am sa paggawa ng cookies. Kasi ito yung pinakauna kong trinay dahil favorite ng mga anak ko. Pero marami po akong mali-mali noon. So, gaano po ka-importante na dapat hindi mo ma-overmix? At paano ko malalaman na, naku, na-overmix ko na pala? Actually, pag nakita po natin na nag-combine na yung mga ingredients, wala nang buo-buo, parang kunwari dun sa flour ay yung butter at saka yung sugar, kapag nakita na natin na parang bawat part ng butter is meron na siyang sugar, ibig sabihin, na-mix na natin siya ng mabuti. Same as true kapag dinagdag natin yung dry ingredients natin. Kapag nakita natin na well incorporated na yung ating flour doon sa ating dough, ibig sabihin, enough na siya. So parang yun lang yung magiging ano natin doon, yun lang yung magiging basis natin, parang guide natin na kapag nakita natin na naghalo na siya ng mabuti, enough na. Yung iba kasi parang na-excite, halo na halo, di ba po? So kapag, oo, ang mangyayari po kasi parang masyado na maraming air doon sa mixture natin kapag na-overmix natin. So pag once na-incorporate na siya, enough na po yung pag-mix natin. Pag na-overmix ma, ano pong mangyayari sa ating cookies? Parang magiging airy po siya. Parang tapos parang mabagsak siya later on doon sa parang ano pa tawag, parang masyadong flat, parang sabog, parang ganun yung ano eh. Yung magiging texture ng output. Opo. Ah, okay. O syempre ayaw natin 'yan, ma'am, 'di ba? Ang gusto natin ay masarap na cookies. Oo, na maayos ang shape, maayos yung lasa. So, wag mag-overmix. Yan. Okay. Pagkatapos po dyan, ma'am, ang next question ko po, kasi nabanggit niyo yung sa flour. Marami kasi, ma'am, iba't ibang klaseng flour. Merong premium flour, merong first class, merong third class. So, alin po yung maire-recommendan nyo na dapat ideal gamitin para sa cookies? Kasi di ba, ma'am, for example, gagawa ako ng pizza. Ibang, as much as possible, merong specific na flour para doon, para yung mga gluten, blah, yung mga ganun, mga technicalities. Dito sa cookies, ano po yung ideal na gamitin na klase ng flour?
Actually, yung first class flour po na yung all-purpose flour, ideal na po siya. Actually, very minimal din siya. Hindi na kailangan gumamit ng mga ibang flour na mas expensive. Actually, yung first class flour, parang nasa 23 pesos yung, ano, yung half kilo. Yun, first class will do. For only 23 po yung half kilo. Oh, di ba ka, ma'am? So, ang sinasabi po natin dito, I think available sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, okay, ka, ma'am. I think available po ito, ka, ma'am, sa lahat ng mga grocery, sa palengke. Sabihin nyo lang po, APF, all-purpose flour. Ayan. Okay. Ma'am, ito po, second to the last question. Yung pong, ang nakikita ko kasi, ma'am, although nag-bake na ako dati ng chocolate chip cookies, pero may mga nakikita akong technique noon na yung chocolate chips, parang inilalagay muna nila sa flour, parang kinukuta nila ng flour, tapos bago nila ilalagay. Anong, bakit po ma'am kailangan na ganun? Or okay lang din ba kahit hindi mo na siya kuta ng flour, ganun? Actually, doon sa process po na ginawa ko is hindi ko na kinote ng flour. Opo. Hindi ko rin alam po yung, sorry, hindi ko rin alam yung purpose ng iba, bakit kailangan nilang i-coat. And siguro para mas hindi mag-melt habang naluluto, and then parang hindi magiging kalat doon sa loob. So siguro yun yung, ano, yung nakikita nila na purpose kung bakit nila kino-coat. Pero depende rin po kasi kung ano yung gusto natin na ma-achieve ng texture ng ating chocolate chips. Kung gusto natin na kapag hiniwa natin, nagiging melty-melty siya. And so, wag na natin siyang wag na natin siyang i-coat ng flour. Yeah, ako ma'am, yan ang gusto ko. Gusto ko ng moist, ayoko ng matigas na cookies. Yung anak ko naman, ang gusto lang matigas na cookies. O, di ba, magkaiba kami. Anyway, ma'am, thank you po dyan sa tanong na yun. Actually, no, hindi ko pa po yan na-try. Kaya sabi ko, tanungin ko nga si ma'am, ano man naman ang purpose nun. So far, maayos naman po yung gawa natin ng cookies, di ba, ma'am? Kahit walang coating ng flour. Okay, sige po. Ma'am, eto, last question po. Kasi ito, parang nagawa mo naman lahat. Sunod-sunod, yung ingredients na measure mo. Lastly, magkakatalo kasi doon sa pagbe-bake. Yung baking time. Eh, magkakaiba naman yung mga oven. So, ano po ang dapat tandaan ng isang mommy, ng isang nanay, kung first time niyang magbe-bake ng cookies? Okay, so sa ang basic po kasi ng pagbe-bake, na kahit ano po, importante po mag-preheat ng oven. Okay, so ayun po dapat una natin gawin, mag-preheat tayo ng oven bago na tayo mag-prepare ng ating mga ingredients. Para eksakto, after natin ma-prepare yung ingredients, mainit na yung oven natin. So ipapasok na natin or ilalagay natin yung ating cookies sa loob once na na-meet na natin yung desired temperature. So yun po, yung cookies po natin, ang temperature po noon ay 350 degree Fahrenheit. So hindi po natin ilalagay yung cookies natin na mababa pa yung temperature. Yan. So, dapat ma-achieve na natin saka natin ilagay yung ating cookies sa loob ng oven. And then, importante, meron tayong thermometer. Yung iba kasing oven, actually, is walang parang walang built-in na temperature. Kaya pag minsan, hinuhulaan na lang. Ano kaya ito, mainit na ba or what? Actually, yung mga oven thermometer, very, ano lang, mura lang siya. May mga 50 pesos nga lang eh. Tapos ilalagay na natin sa oven natin kapag walang mga built-in na thermometer. Importante po kasi yun. Doon po magkakatalo doon sa yung cooking time. Yan. Kasi pag syempre wala kang thermometer, hindi mo alam kung masyado nang mainit, mababa pa yung temperature. And then once pinasok na natin sa oven, that's the time na mag-count na tayo ng cooking time natin. Actually, ang cookies is nasa 12 to 15 minutes lang siya. Oo nga. Oo. Okay. Sige. Ayan, ma'am, thank you very much po dyan. Ah. Very helpful tip yan ka, ma'am, na bumili tayo ng oven thermometer. Ako actually, wala rin akong ganyan eh. Pero dapat, kailangan. Okay. Sige para po. Hindi po tayo okay, nang ng temperature. Oo nga. Okay na ba to? Pwede na ba to? Sige. Ma'am, thank you very much po. Marami kaming natutunan ngayon para especially sa mga first time na maggagawa pa lang no, ng cookies. Any last pahabol na tips, ma'am, bago po tayo magpaalam sa ating mga kananayan at mga kamam. Okay, so isang tip ko lang po is every time na mag-prepare po tayo ng pagkain, napaka-importante po yung tinatawag natin na food, sanitation, hygiene, and safety. So,
So, dapat lagi tayong laging malinis yung ating mga kamay. So, ayaw natin na dahil doon sa maling pag-prepare natin ng pagkain, yung makakain ng mga pagkain na pre-prepare natin ay masisira yung kanilang. So, yun po yung isang obligasyon natin na mga food handlers o mga nag-prepare ng pagkain na dapat safe yung pagkain na isi-serve natin. So, safety, sanitation, and hygiene is very important. Yan. Wow naman. Thank you, ma'am, ha, sa reminder na yan. First and foremost, yata yan kamay for me. Oo. Sige, ma'am Faye, maraming salamat po sa pagbigay ng oras. See you again next time. Excited kami sa sunod niyo pong iluluto. Thank you po. Bye, ma'am. Ingat po. Bye po. Nagsasahim papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your missions radio. Ang istasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Yan. O, di ba nakakatuwa po? Meron tayong mga bagong natutunan na mga impormasyon. At mga natutunan natin kanina kay Ma'am Faye. And we are very much thankful, no, sa Quirino State University sa ating partnership dito sa Magandang Umaga, Mami, Usapang Pangkabuhayan. And kung meron po kayong comment, meron kayong tanong, meron kayong suggestion, o di naman kaya po meron kayong request, yan, recipe request, gusto nyo masubukan, oo, papasa talaga natin, ano, sa Quirino State University, at we will be glad to do it po, oo, kailangan lang namin po yan, syempre, pagplanuhan at iset yung tamang time, gusto natin the best po yung ating pong ipapakita, di ba? At pwedeng-pwede po yan, mag-text lamang po kayo sa 0917-564-8388. Yan. Text po kayo dyan. Or, pwede po kayong mag-message dyan sa Facebook page ng 1143 TZMR Missions Radio. Pwede po kayong mag-comment, pwede po kayong mag-like, pwede po kayong mag-puso. Diba? At maraming salamat po dahil noon hanggang ngayon, ikaw ay nandiyan. Nakikinig ka sa iyong radyo. Maraming salamat po. Walang signal dyan ng cellphone, pero nakikinig ka sa radyo, wala pong problema, okay lang yan. Ang importante nandyan ka po. Oo. At pwede mo tong subukan. Meron kang arena, meron kang butter, at meron ka ng mga sinabi natin kanina na basic ingredients sa paggawa ng chocolate chip. Go ahead, subukan mo na to ka, ma'am. Pangkabuhayan, pangregalo, pangnegosyo ng especially no pagka full-time mom. Nakapasok na yung mga bata sa school. Ay nako, gawin mo na to ka, ma'am. Tapos mag-bake ka na. Pagdating nila kakain na lang sila. Tapos masarap, ikukwento nila, 'di ba? Mag-o-order sa iyo. Yan na ang simula ka, ma'am. Ang importante ay magsimula po tayo. And eto nga, kagaya ng pre-namis ko kanina, ang part 2 ng ating pong kwentuhan ngayon ay patungkol sa mga karagdagang impormasyon. Kung paano tayo makakagawa ng tinatawag natin na the best chocolate chip recipe. Ay, merong pa ganun talaga, no? Yung ating pong sinishare po dito ka, ma'am, na mga recipe ay, kagaya nga po na sinasabi natin lagi, standard po ito. Oo, para maging basehan ninyo. Kung mas meron kayong better idea, go ahead, di ba? Kasi marami po tayong mga ka-ma'am na magagaling, creative, maganda ang idea. Kaya lang hindi na alam ko sa magsasimula. Tapos hindi lang, wala lang idea sa measurement. So, subukan niyo po ito ka, ma'am. I-adjust, i-try, dagdagan, bawasan. Depende po doon sa gusto niyong lasa at texture. Diba? Guide lang po yung sa amin. At ako po ka, ma'am, ay naghanap ng karagdagang mga impormasyon para sa paggawa ng chocolate chip cookies. At meron po akong nahanap no na siya po ay
award-winning. Wow, ang kanyang mga recipe. Oo, kilala po siya bilang chef and baker para sa mga, alam mo yung mga mabilis na luto pero masarap pa rin. Oo, at saka pag-bake ng mga desserts at ng mga cakes. Oo, kung narinig niyo na po itong iba't ibang mga cooking shows na to, Food Network Magazine, Cooking Channel, yung mga ganyan. But anyway, kahit wala ka pa pong nabasa na ganun, ang masasabi ko lang po ay eto, alam niya talaga. Kagaya po ng ating pong mga bakers at mga kapartners sa Quirino State University, no? Na matagal nang gumagawa ng chocolate chip cookies. So ano yung mga dapat nating malaman pa? Karagdagang kaalaman sa paggawa ng chocolate cookies or chocolate ube cookies. Kung gusto mga gawing caramel, gusto mong lagyan ng yema, go ahead, no? Depende na lang po yan kamang sa iyong creative mind. Oh, pero doon muna tayo sa basic. Ano nga ba ang basic? Ah, kagaya po ng kwento sa atin kanina ni Ma'am, kagaya ni Ma'am Faye, no? Number one dito yung pag-cream. C-R-E-A-M. Creaming. Yung butter at saka yung ating asukal. Importante mag-jive. Importante mag-combine yung dalawa na yan. O, di ba? Kaya ating hinalo-halo gamit yung ating wire whisk. O, importante po na yan ay softened butter. Malambot, hindi matigas. Hindi rin siya yung pinalambot mo sa kalan. Hindi rin po ganun. Room temperature lang po dapat yung ating butter. Kung binili mo siya sa grocery na matigas, huwag mo nang i-ref pagdating sa bahay. Diyan na lang siya sa lamesa. Makikita mo sa hapon, malambot na yan ka, ma'am. Kahit 2 hours lang, malambot na yan eh. 1 hour, 2 hours, ganun. Diba? So makikita mo yan eh. Pag hinalo mo ng hinalo, makikita mo na parang yellow, na para siyang buhangin na yung sand niya. Ibig sabihin, magkahalo na yung asukal at saka butter. Saka mo na ngayon idadagdag yung ibang mga ingredients. Ah, di ba? Sarap naman yan. Ano pa lang yan, ah? Butter pa lang yan sa kaasukal. Wala pa yung mga iba. Kaya wait lang. Siyempre, excited ka, no? Excited ako. Lagay ko na. Lagay. Pero sandali lang. Huwag po nating i-overmix. Kagaya ng sabi sa atin ni Ma'am Faye kanina, no? Pag nakita natin, kaya po importante na yung ating arena pakonti-konti para mas madali siyang mahalo. Madaling mag-incorporate lahat ng mga ingredients. Pag sinabi natin incorporate, parang corporation ba yan? Oo, di ba? Hindi po. Ibig natin sabihin ay maghalo, mag-blend yung mga ingredients. Yan. Kasi ang mangyayari po dyan, pag sobra yung ating halo, magiging matigas yung texture ng ating chocolate or ng ating cookies na ginagawa natin. Ano pa? Additional na dapat nating tandaan? Ayan, o ito, kagaya po uli ito na yung sinabi ni Ma'am Faye. Kailangan po nating siguraduhin na tama ang temperature ng ating oven. Kasi nga, di ba sabi natin, may mga ibang oven na sinasaksak di kuryente. May mga ibang oven na ang gamit ay LPG, nakasaksak sa LPG. Yung iba naman ay parang portable oven or something. Oo, iba-ibang brand, iba-ibang model. So, wala naman pong problema dyan. Okay lang yan kung ano man yung oven na nandyan sa bahay mo ka, ma'am. Pwede mo nang pagsimulan yan. Ang sinasabi lang natin, pagdating dun sa tamang temperature, para makita natin na 375 degrees, 'di ba? Although yung parang ako, ang ginagamit ko kasi meron ditong ikutan. So makikita ko kung ano yung temperature niya. Kaya lang para lang sigurado, para nga standard, dapat akong bumili ng oven thermometer. So pag natapos ko na siyang na-preheat, usually po 10 minutes ang pag-preheat ng oven eh. So, hindi ko alam kung tama na ba yung 375 degrees na ba yun or hindi. So, yung ating oven thermometer, ilagay natin sa loob. Yan. Pag sumakto na siya, go ahead na. Luto na tayo ka, ma'am. Yun.
Ano pa na dapat nating tandaan pag magluluto tayo or pag magbe-bake tayo ng cookies? Napaka-importante po na measure natin ang maayos yung mga ingredients ng tama, hindi chamba-chamba. Naku, marami rin ako ditong palpaka, ma, mali-mali. Sabi ko, oh, pwede na to. Alam mo yung i-kocompact ko, tapos gaganinin ko pa ako. Kasi para sakto, feeling ko noon, tama yung ginagawa ko, ma'am, na ganun. Hindi pala. Tapos, ano bang tawag natin dito yung mga measuring cup? Dito po pala, ma'am, ang dapat ay mag-invest tayo sa isang, alam mo yung kitchen scale, yung kilohan, kasi maliliit lang naman eh, konti pa lang naman yung gagawin natin. Mura lang yan. Oo. Diba sabi kanina ni ma'am, 150 grams, 100 grams, sundin po natin yung mga ganun. Importante po yun. Pati yung ating pong mga measuring cups. Yan, standard po yun. Diba? Ito pa, isa pa. Ay, natuwa ako. Kasi ito, first time ko to ka, ma'am, na ano eh, na malaman na, although ako, ang pinaglulutuan ko kasi, kaya siguro medyo sunog yung dulo, yung ilalim ng cookies ko ka, ma'am. Kasi ang pinaglulutuan ko, yung aluminum pan. Ay, hindi, stainless pan naman pala yun. Pero ano siya, medyo manipis, hindi siya super kapal. Yung iba naman, ang pinaglutuan ko naman ay yung aluminum, yeah, yung tray, yung food tray. Kala ko pwede. Ay, nako. Ito pala ka, ma'am, ha? Kailangan, ang gagamitin natin ay yung makapal na baking sheet. Oo, or nalutuan. So, mali yung luto ko, mali yung ginagamit ko na yung foil. Na aluminum, hindi yung foil, aluminum tray. Yun ang kasi malaki, sabi ko. Wala naman akong masyadong mga tray pa, mahal eh. So, hindi pa ako bumibili ng ganun. Pangbahay pa lang naman eh. So, ang dapat palang gawin dyan ka, ma'am, kung wala ka nung makapal na baking sheet, yung dalawang manipis na baking sheet, pagpatungin mo. Ah, ganun pala yun. Or, meron kang, di ba may mga iba't ibang baking sheet ngayon na colored. Dapat palang gamitin natin ay yung light colored, hindi yung dark colored. Kasi, ang oven pala, may mga ganito pala to, ha? Yung oven ay attracted sa dark color. So, ang mangyayari, mas magdaling masunog or maluto yung ilalim ng cookies natin. Magiging siyang very brown at madaling masunog. Ah, oh, ganun pala yun. Oh, ito bago, ito for me, ma'am. Ngayon ko lang talaga ito na nabasa. Nalaman. At, ano pa, yung ating mga cookies, ito, mali na naman ako dito, ma'am. Kasi gusto ko, pag isang salang ko, marami akong maluluto. Ah, di ba? Para sabi ko, para makatipid sa oras, para makatipid sa kuryente. So, ang gagawin ko, medyo pagdidikit-dikitin ko ng konti. Ah, hindi ko sinunod tong 2 inches apart. Hindi sumusunod ka, ma'am, no? Kaya marami akong palpak eh. Pero importante po yung 2 inches apart ka, ma'am. Oh, paano nalaman na 2 inches? Ayan, no? Tama ba yan? Tanoyin natin si Kuya JM kung standard dyan. Pero at least guide. Diba? Na meron po dapat na space sa paglalagay natin ng cookies. At ito pa, depende kung gaano kalalaki yung cookies mo ka, ma'am. Ang ginawa ko nun ka, ma'am, dito mga maliliit na cookies. Tapos dito isang malaking cookies. O di hindi parehas yung pagkakaluto niya. Sabi ko, naku, sayang naman yung ingredients ko. Masarap pa man din. Pero marami akong natutunan doon. Kaya lang marami rin na sayang. So, gawin natin to ka, ma'am, di ba? Kaya nga may guide eh, para sundin natin. Eh, medyo nagagaling-galingan ako, sabi ko, sayang. Mali po. Kasi ang baking po pala ay exact precise measurement. Tama yung timbang, tama ang pagkakamix, tama yung oras ng pag-bake. Hindi pwedeng pachamba-chamba. Di ba? Hmm. Ano pa, isa pa, very important po na yung ating cookie dough, although kanina, di ba, dinaretso ng niluto ni ma'am, okay lang naman yon, walang problema doon. Pero, alam mo ba ka, ma'am, para sa isa pang mas flavorful na cookie, hindi ko pa ito na-try, pero I will try. Ang sabi dito, no, ni
Melissa Stadler. Siya po ay baker at chef ng Modern Honey, ang tawag doon sa kanyang website. Napaka-importante pala na pinapalamig, hindi yung butter, di ba? Kundi yung ating cookie dough. Pag sinabi natin cookie dough, di ba hinalo-halo na natin yung ating mga ingredients? Yung nahalo mo na ingredients na cookie dough, i-ref mo muna ka, ma'am. The best nga raw po ay 24 hours. So, kung may plano kang pagbigyan ng cookies or birthday ng anak mo, magluluto ka ng cookies, ang birthday niya ay February 3, February 2 pa lang, ay gumawa ka na, tapos i-ref mo na siya. Diba? Para pagdating ng February 3, saktong isang oras na, isang araw na siya. Ano ngayon kung isang araw na siya? Ito yung sikreto ka, ma'am, na hindi natin nakikita. Kasi, pagka chinichill, pag sinabi natin chill, di ba, kalma-kalma, relax, naka-ref. Ang nangyayari pala dito ka, ma'am, mas masarap siya. Bakit? Di ba naalala nyo, meron tayong butter, meron tayong sugar, meron tayong harina. Ang nangyayari pala dyan ka, ma'am, yung gluten, hindi ko alam kung anong itsura niyan. Itong gluten na to ka, ma'am, ay nade-develop to habang hinahalo yung dough. Yan. Tapos, ang nangyayari sa kanya pag naka-rest na yung dough ay magiging siyang tender cookie. Wow! May paganyan pa talaga, no? Tapos, yung moisture doon sa ating cookies maa-absorb ng mga dry ingredients. Ano yung dry ingredients natin? Yung harina, baking soda, baking powder, di ba? Ganon. Chocolate chip cookies, maa-absorb niya ngayon. At ang mangyayari, madedissolve yung sugar at magkakaramelize yung asukal. Ganon pala yun. Na-try mo na yun ka, ma'am, yung nagkaramelize yung asukal. Oo, di ba? Ang sarap, no? So, ganun ang nangyayari pagka yung ating cookie dough ay ire-ref muna natin for 24 hours. Tapos, ano pa? Pagka ipibake na natin siya, syempre, again, susundin po natin yung yung tamang space, di ba? Sa paglagay ng cookies, pati sa tamang temperature ng oven, tamang baking time ng ating oven. So, ano mangyayari? Wow, sarap ka, ma'am. Ma-butter at saka moist, chewy yung ating pong cookie. Ano pa? Ito lang ang dapat nating tandaan ka, ma'am. Kasi diba, i-ref natin siya, i-chill natin. Isang araw, or kaya na sabihin mong magdamag, medyo magda-dry yung cookie dough. So, ano po ang gagawin natin? Ang gagawin po natin dyan, pagka ibibake na natin, ilabas mo na siya para mas madali siyang mascoop. At gumamit tayo ng yung ice cream scooper para po sakto yung kanyang size. Importante yan. Ako ka, ma'am, hindi ko yung ginawa na naman noon. Naggaling-galingan na naman ako, kumuha ako ng kutsara. Dalawang kutsara, tapos sabi ko, pwede na to, okay na to. Pero naku, talaga hindi. Kahit yung shape niya, hindi siya yung circle na circle. Buti na lang yung mga syempre, luto ko naman yun. Masarap naman siya, pero yung itsura lang niya, hindi siya yung parang kagaya ng mga nakikita natin dyan na perfect yung circle niya. Di ba? Pero masarap pa rin, yun ang importante. So, ito ka, ma'am, no? Gawin po natin itong mga ito para, sarap yung ating pong cookies. Actually, kamang pwede ka nang gumawa nito ngayon para sa February 14, sakto, for Happy Hearts Day, di ba? Kailangan ba talagang chocolate lang ibibigay sa kabulaklak? Nako, anything na from the heart, from your heart, basta ikaw ang gumawa. Ay, very nice po yan na pangregalo. Oo. At saka magkano lang? Makakatipid ka, ma'am. Kasi ikaw nga mismo ang gagawa, di ba? Tapos bumili ka ng isang magandang lalagyan, mag-print ka sa isang magandang papel, lagay mo ng dedication,
Or kung maganda ang sulat mo, ikaw na ang magsulat. That's perfect na yan. Magandang packaging, magandang lalagyan. Yung mga ganyan ka, ma'am, nag-google na lang yan. Kahit nga pumunta ka dyan sa may mga, alam mo yung mga bake shop, oo, marami na pong mga nagbebenta ng ganyan ngayon. Titingin ka na lang, mag-explore na lang talaga. Diba? Nakakatuwa naman ano, na may mga ganitong mga klaseng impormasyon. Okay, ano pa? Ah, sa aking pagbabalik, break muna tayo ng konti dahil meron tayong konting bibigyan ng mga katanungan. Kasi sabi, oh, sinunod ka naman yon, pero ba't ganon? Flat naman siya. Super tigas. Paano ito? Wait lang ka, ma'am. Bigyan po natin ang kasagutan yan. Mamaya ng konti sa aking pagbabalik dito sa... 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman. Anak, anong binibilang mo? Eh, mami, wag na po. Nakakahiya. Ano nga yun, anak? Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins. Eh bakit mo binibilang? Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God. Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao? Ilan po? Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7. 70 times 7? Parang dami po, mommy. Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin. Hindi po siya nagsasawa? Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawa ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagi ang magbigay ng forgiveness. Sa magandang umaga, mami, pinag-uusapan natin ilang karagdagang kaalaman. O, para maging wow talaga, masarap yung ating chocolate chips. At eto nga, no, paano pag sinunod ko naman yun, tapos bakit parang flat? Hindi siya parang medyo pakuki talaga, di ba? Tapos parang sobrang tigas or sobrang lambot, paano nga ba? Okay, ganito ka, ma'am. Ang number one daw po dyan, kaya nga po sinabi natin, accurate measurement. So, paano ko malalaman ka, ma'am? Kagaya ng ginawa ko, di ba? Nag-scoop ako, tapos press. Hindi pala ganun ka, ma'am. So, paano natin malalaman na sakto yung nandun sa ating measuring cup? O, ito ka, ma'am, yung measuring cup mo, i-scoop mo doon sa iyong arena. Pagkatapos, meron ka ba dyan yung parang knife? Oo. Kahit anong klase, kahit alin dyan ka pa. Oo, yun yung pangganon mo sa kanya sa ibabaw. Oo, para mag-level siya. Huwag mo rin siyang, ang tawag doon? Yung parang compact, makompress. Oo, wag. Yun lang po. Ganunin lang natin siya sa ibabaw. Parang ini-scrape mo lang siya para ma-level. Ganun lang po siya talaga. At, ano pa? Eto, tinanong ko to kanina kay Ma'am Faye, di ba? Yung sa ating butter. Dapat room temperature butter. Huwag po nating ipalambot yung butter sa kalan. Oh, oh, ginawa ko na naman yan ka, ma'am, dati. Hindi. Mali. Oo. So, yun po ka, ma'am. Pagka matigas yung ating butter galing sa ref, mga 30 minutes to 1 hour yan bago lumambot. So, ano lang yan, time management lang po sa atin, di ba? Ano pa? Nako, baka naman
yung atin pong, kunyari, marami ka talagang binibake, tapos marami kang nakaready, pero yung baking sheet mo ay konti lang. So kahit na mainit pa siya, lalagay mo na yung mga cookies. E ang mangyayari po dyan ka, ma'am, ay anong mangyayari? Magme-melt yung butter agad doon sa ating cookie dough. So magiging flat agad siya. Ah, ganun pala yun. So dapat ang gagawin daw natin ka, ma'am, kung kunyari limited lang yung iyong gamit na baking sheet or baking pan, no? Mainit, kinuha mo galing doon tapos mainit. Paanuhan mo lang siya ng tubig. Opo, ganun lang ang gagawin natin diyan. Hugasan mo muna ng sandali. Tapos syempre punasan agad, 'di ba? Kasi ilalagay mo uli diyan yung mga cookies mo eh, ganun. So okay na 'yan, ka, ma'am, 'di ba? Or palamigin mo muna bago ka ulit magsalang ng panibagong mga cookies. So, at least alam natin kung paano gagawin, di ba? Ano pa? Naku, baka naman sobrang init nung iyong oven. Or, di ba, sabi natin ang suggestion ay i-chill mo muna yung iyong dough. Paano kung gusto mo na siyang iluto? Ngayon, maganda ang panahon, di ba? Kasi malamig. Pero kung medyo mainit, ang mangyayari dito yung butter na nandun sa cookie dough, no? Ay magme-melt din. Oo, so pagka binake mo siya dahil mainit, yung temperature ay magfa-flat siya, masyadong flat. Hindi yung parang medyo firm na medyo pabilog yung ating cookies. Grabe naman ano, ganun pala yung mga cookies. Ganun talaga ka, ma'am. Okay lang yan, sundin natin para masarap nga at perfect yung ating pong cookies. At ano pa? Naku, walang enough na space. Sabi mo flat yung cookies, flat, medyo runny, magkakadikit siya. So very important po na yan ay may at least 2 inches na pagitan sa bawat isa. Ganon, di ba ka, ma'am? Oo. So ano pa? Cookies, medyo sobrang matigas naman. O, ito opposite naman. Kanina, medyo sobrang lambot. Ito naman ay sobrang tigas. Paano nangyari yan? Na overbake natin. So, importante po yung ating una, yung ating thermometer, oven thermometer. Tapos, sabi mo, hindi eh, sakto lang din naman ako eh. Hindi ko naman na overbake, hindi ko naman na overmix. Baka naman ang gamit mong luto, yung baking sheet ay dark colored. Diba yung pag dark ang color, mas attracted dun yung init, mas madali siyang uminit. So, mas madaling maluto yung bottom or yung ilalim ng ating pong cookies. Ano pa? Ito, last na to, last. Pagka nakuha na natin, na ilabas na natin sa oven yung ating pong cookies, anong gagawin natin? I-rest mo muna. Di ba? Pagkatapos mo siyang i-rest ng mga at least 5, 6, o hanggang 10 minutes, no? Doon sa baking sheet, doon sa pinag-bacon mo, kailangan mo na siyang tanggalin dyan. Ililipat mo siya ngayon ka, ma'am, sa isang cooling rack. Bakit importante yung cooling rack? Kasi diba mainit yung ilalim ng cookies? Oo, kasi nga bagong cake eh. Pag tatanggalin mo po siya dyan, ilagay mo sa cooling rack para yung init dito ay mag-evaporate dun sa palabas. Hindi siya matatrap. Pagka yung cookies na yon hindi mo tatanggalin sa baking pan, dun sa baking sheet, ang mangyayari po ka, ma'am, ay nandun lang siya, yung init niya magkakaroon ng moist sa ilalim. Hindi magiging crunchy or yung ina-expect natin na desire na lasa ng cookies, yung kalalabasan niya. Magiging siyang soggy. Ganun ang mangyayari sa kanya, ka, ma'am. O, diba? Yan. So, ilang mga, ano lang yun, ka, ma'am, ilang mga karagdagang kaalaman sa pagluluto po, pagbe-bake ng cookies. At ito nga, yung ating pong ginawa, no, ay chocolate ube cookies. So, dyan po nagtatapos yung ating kwentuhan today. Sana makatulong ka, ma'am. Subukan mo na. Oo, now na. Hindi ka aabuti niya ng 30 minutes. Tapos mo na agad. Depende sa dami ng gagawin mong cookies. Diba? At saka depende kung gaano kalaki or gaano kaliit yung oven mo. Basta ang sinasabi natin dito ay sumubok. Yan.
Yan. Sa ating pagbabalik, meron pa po tayong verse. Abangan po yan dito sa Ma. Po sa ating verse sa araw na to, galing sa Proverbs chapter 15 verse 1. Ilang beses ko na itong nagamit ka, ma'am, pero sobra kasing ganda siyang verse. Sabi dito, a gentle answer turns away wrath, but harsh word stirs up anger. Ano ibig sabihin? Na-try nyo na ka, ma'am, na alam mo yun, pag may isang tao na parang laging mainit ang ulo, laging nagagalit, di ba ang tendency natin, magagalit din tayo, parang bakit naman? Galit ka naman. O, wala naman akong ginagawa sa'yo. Diba? Yun yung normal na tendency natin. Pero alam mo ba ka, ma'am, sa relationships, diba? Sabi dito, gentle answer, malumanay na sagot ay nakakapagpawi ng galit. Kaya ka, ma'am, alam mo, tayo bilang mga tao, minsan pag sobrang galit tayo sa mundo, sobrang tayong problemado, diba? Pag problemado, pag malungkot, minsan, ang lalabas na emosyon sa atin pag hindi natin naasikaso yun, hindi natin na-deal, hindi na-process, magiging galit. Diba? Pero alam mo ka, ma'am, ang isang napakagandang truth, alam mo ba na ganyan si God sa atin? Very gentle. Pag magtanong tayo sa Kanya, magpa-pray tayo sa Kanya, gentle ang Kanyang sagot. Oo, diba? Kaya alam mo ka, ma'am, ito ang masasabi ko lang po, encouragement natin for the day, no? Sa ating pong relationship, sa ating mga anak, sa ating asawa, pag may kita natin na galit, di ba? Or tensionado ang atmosphere, anong sabi dito? Gentle answer, maging malumanay ang salita, maging malumanay ang pagsagot. Kasi anong nangyayari? Pagkagalit pa lalo ang ating pong mga salita, lalong nakakapagpalaki ng problema kasi lalong nakakapagpainit ng ulo dahil lalong makakapagpagalit. Most importantly, ka-ma'am, alam mo, pag wala tayong ganyan, tinatry ko naman yan eh, ka-ma'am. Diba, sabi mo, tinatry ko naman yan pero hindi ko nagagawa. Alam mo, ka-ma'am, kasi sa atin, on our own, hindi natin yan kaya. We really need the Lord. So, sa umagang ito, ang masasabi ko lang po, no? Sabi mo, meron akong anger issues, hindi ko ito magawa. Hindi ko kayang maging kalmado. O, hindi ko kaya yung sinasabi mo ka, ma'am, na gentle, malumanay. Alam mo ba, with the Lord, kaya natin yan. Yes. So, lumapit ko tayo kay God. Sabihin natin, tingnan ko. Alam mo yun, ipacheck natin yung heart natin kay God, makipag-usap tayo sa Kanya. At humingi tayo ng isang mapayapa at malumanay na puso. Kasi kung ano yung nasa puso natin, yun yung lalabas sa ating bibig. Diba? Mm-mm. So kung tayo ay puno ng pagmamahal, ng kapayapaan, ng calmness from the Lord, kaya rin po natin maibigay yan sa iyo. So, aking pong prayer para sa iyo sa linggong ito ay isang mapayapa, malumanay na linggo. And of course, pwedeng-pwedeng mangyari kung hihingin po natin yan kay God lamang. Siya po ang source ng love, siya ang source ng peace, siya ang source ng joy. Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po kayo, God bless. Happy weekend. Muli po, ako si Mami Rachel De La Rosa, nagsasabing anumang hamon ng buhay, kakayanin natin dahil tayo ay nanay at Diyos at Bina ang ating gabay.